Hello guys, today I will demonstrate the sterilization of bottle and also infant bottle feeding and burping. So the needed materials are bottle, jar for the milk formula, bottle brush with sponge and also the nipple brush, so timer, kung meron kayong cellphone pwede rin or may orsan kayo sa bahay nyo. And also, sterilization pot. So, yung ginamit ko is this one. Kasi maganda siya. Mayroon siyang strainer. Tapos may pipe na siya. Yeah. And next is yung small towel. So, yung small towel, gagamitin natin siya para dito. Ayan. Tatlo kasi yung basin na kailangan. So, yung isa, para i-drain yung... Kailangan din ng hot water. And then, may naka-ready na ako na hot water. Tapos, siyempre, stove yung lulutuan natin ng mainit na tubig. Tsaka tongs at apron. I'm wearing it already na. So, sa infant feeding naman is, kailangan natin yung sterile na nipple. So, after nun, yung na-sterilize natin ng mga materials, yun yung gagamitin natin. And then, and again, tongs ulit. And hot water, tsaka yung deep pan, kung saan i-maintain natin yung warmness ng milk. Tsaka yun, yung bimpo para takip sa leeg ng bata para hindi mabasa. So, sa burping naman, wala naman masyadong kailangan. Yung formula lang ng milk na nakalagay sa bote. Then, yun, bimpo. So, in assessments, the first one in bottle sterilization, manufacturer's instruction for sterilization of bottles and usage of stove and sterilization pot. So, sa infant feeding naman, kailangan natin i-check muna whether infant has well-developed suck reflex to determine if infant will be able to suck formula on bottle. So, stimulate routine reflex. Huwag ka may papadede na hindi naman siya nagugutom. Kasi pag nagugutom na siya, pag ginanon mo siya, susundan niya yung kamay mo kung saan ka. Kunyari, nandito siya. So, tatagilid siya. May sabihin, nagugutom na siya. Ayun. Number 3, check infant's allergy. Some infants are allergy to cow's milk or prepared formulas or lactose intolerance. Observe for signs and symptoms such as skin eruption, digestive alteration, running nose, and increased crying. So yung number 4 is assess whether proper formula is used. So meron di bang mga milk formula now 0 to 6 months, tapos 6 months to 1 year, tapos 1 year to 3 years old. So iba-ibang formula yon. And then, sa burping naman, number 1, assess for any changes in the body during burping or presence of difficulty in breathing. So, dapat, after natin magpadede kay baby, pinapadighay siya para maiwasan yung pagkakaroon ng hangin sa chan na dahilan ng yun, ng paninigip ng dibdib, di makainga, at saka yung pananakit ng chan. So, number 2, assemble and identify equipment and supply. Sterilization of bottle. So, kailangan yung mga gamit kompleto. So, procedure na tayo. Number 1, identify the client properly and explain what you are going to do, why it is necessary, and how the mother or father can cooperate. Number 2, wash hand and observe other appropriate infection control procedure. And number 3, provide for client's privacy. Number 4, place the client in appropriate position. So, proceed na tayo sa sterilization ng bottle. So, yung first procedure natin is magpapakulo tayo ng tubig. So, 1/3 lang. Then, habang pinapakulo natin yan, ishugasan natin yung mga bottle. Second procedure is wash the bottle with tap water. Remove the accumulated milk or remaining milk. So,
With hot soapy water, wash and clean the bottles. Since na may Joy ako dito, so lalagyan ko na lang siya. And then, clean the bottles. Use brush and cleaning bottles in nipples. Clean bottles first and nipples last. So, pasok natin to. Clean the inside bottle in circular. And pull manner in single stroke. Clean the outside of the bottle from top to bottom. From cleanest to dirtiest. And single stroke. Don't forget to clean the creases on the top of the bottle. Clean the other part of the bottle cup. So, ilalagay mo siya dun sa basin. Dapat nakatayo siya. Nakabaligtad. Tapos, yung next is yung yan. So, ganun ulit. Circular then pull. Tapos, sunod. Balawa natin agad. Tugay natin siya. Dito. Sunod. Pull. Yung nipples. Ikot, then hila. Then, taas, baba. Then, yung gilid. Tapos, lalagay natin. Okay, done. Lalagay na natin siya doon sa labas para sterilize. So, our next procedure is ilalagay na natin siya sa steam. Nilalas natin yung nipple kasi baka matunaw siya. So, pag malapit na natin siyang alisin, saka natin ibalik yung nipple. So, natapos na yung 25 minutes. So, yung remaining 10 minutes natin, ilagay na natin yung nipple. Sunod, after 10 minutes, tanggalin na natin kasi para makompleto natin yung 25 minutes na boiling procedure. So, tapos na yung 25 minutes, patay na natin. Then, lagyan na natin sa basin na may towel para ma-drain yung mga moist. At ilagay natin siya sa isang malinis na lagyan. At tuyo na to kunyari. Yan. So, lagyan na natin siya dito. So, pag nilagay natin siya, siguradin natin na yung huwag natin hawakan yung nipples. So, kung ano yung pagkakalagay natin is dapat gagamit tayo ng tong. So, pwede natin hawakan to. Pero make sure huwag mo hawakan yung nipples kasi sterile na siya eh. So, hilain lang natin yan. Then, balik natin yan. Tapos, ikot. Then, takpan natin. Okay. Takpan na natin, then gamitin na natin. And do the aftercare procedure and then wash your hands. Thank you guys!